atin na ako. So, let's start. Babati po tayo ng good morning po sa ating pong mga kapatid sa pananampalataya under the leadership of Light of Truth Ministry Church here in Isabela. Pagpalain po kayo ng Diyos sa ating pong pag-aaral na hahanguin po natin sa aklat po ng Genesis. Unang aklat po ng Lumang Tipan. Ito po ay nasa chapter 19. Kaunting ano po, concentration para po dito. Verse 1. And there came two angels to Sodom at even. And there came two angels to Sodom. Ito ay sa gabi. Dumating ang dalawang anghel. And Lot sat in the gate of Sodom. Ito pong Sodom, syudad po ito sa plain, sa patag na lugar. At nabanggit po natin kaagad, dalawa pong angels ang dumating po doon sa syudad na ito. At na-meet ni Lot itong dalawang angels po na ito para po sa ating karagdagang kaalaman, kaunting kaalaman po, ipapakilala ko po itong dalawang angels na dumating po sa siyudad ng Sodom at na-meet po ito ni Lot. Ang dalawang angel na ito, brethren, ay unang-una na bisita po ito ni Abraham sa kapitulo 18, 1 and 2. Nandun po yung unang-unang na bisita po ito ni Abraham. Bali tatlong angel po ito, tatlong angels, at ang isa rito ni angels ay ang Diyos. Verse 1, chapter 18, and the Lord appeared unto him in the plains of Mamre, and he sat in the tent door in the heat of the day, and he lift up his eyes and looked, and lo, three men stood by him. Tatlo ito, tatlong lalaki, at ito'y angels. Isa rito ay ang Panginoon. Pagkatapos na mabisita ni Abraham ang tatlong angels na ito, basahin natin sa verse 16. And the man rose up from thence. Mula doon sa tent ni Abraham, yung dalawang lalaki, ang dalawang angel na ito, pumunta na doon sa Sodom. And the man rose up from thence and looked toward Sodom, and Abraham went with them to bring them on the way. Inihatid pa ni Abraham ang mga anghel na ito na nabisita rin ni Lot doon sa Sodom. Kaya sabi ko, bago dumating sa Sodom, ang dalawang angels na ito nabisita muna ni Abraham ang dalawang angels. At dito, sa bagay na ito, ang dalawang angel na ito ay siyempre alam po natin na sinugo ito ng Diyos para sa destruction ng siyudad ng Sodom. Basahin natin sa 18. Verse 16, babasahin po natin, 18 verse 16. And the man rose up from thence and looked toward Sodom. Ayun, papuntang Sodom po ang mga ito. Kaya wala pong pag-aalanlangan na ang pakay nila ay ang Sodoma. At nung mamit ng angels ito si Lot, binanggit na nila, these two angels told to Lot their missions. Their mission is to destroy the city. 19 verse 12. Let us read. And the man said unto Lot, hast thou here my any desires, son-in-law, and thy sons, and thy daughters, and whatsoever thou hast in the city, bring them out of this place, for we will destroy
this place. Yun po yung mission ng dalawang angels, to destroy or to punish this evil city, the Sodom. Kaya malinaw po ano, ang dalawang angel na ito ay galing kay Abraham. At may pakay po sila na katulad na ang siyudad ng Sodom, kasama ang Gomorrah, kasama po yung mga ibang siyudad po rito. At liban po dyan, para makilala din natin na mabuti, gusto kong ipakilala din po sa inyo itong si Lot na kanilang iniligtas. Si Lot po, para sa karagdagan pong kaalaman, si Lot po ay pamangkin po ni Abraham. Anak po ito ni Haran, na kapatid ni Abraham. And let us read, para makilala natin si Lot. Lagi natin binabanggit si Lot, si Lot. Pero i-counting kaalaman po kay Lot. Si Lot po ay pamangkin ni Abraham, anak po ito ni Haran, na kapatid ni Abraham. Chapter 11 ng Genesis, verse 31. And then, Terah took Abraham. Si Terah po ang kanilang father. Then, Terah took Abraham his son, and Lot the son of Haran his sons. Clear po tayo ano, na si Lot ay napakaagang binabanggit po ng Bible na si Lot pamangkin ni Abraham, anak po ni Haran, na kapatid ni Abraham. And they went forth with them from Ur of the Chaldees. Ito pa lang si Lot, kasama ni Abraham, na umalis mula sa Babylon, umalis mula doon sa Turkey, papuntang Kanaan. Si Lot po yan, kasama niya. Tingnan natin, ha? Verse 31. And Terah took Abraham his son. And itong si Terah, kinuha pa niya ang kanyang apo na si Lot, na anak ng kanyang anak na si Haran. Pagkatapos noon, ay po, to go into the land of Canaan. Papunta sila sa Canaan. At napadpad muna sila doon sa Haran, na napili sila roon. And then chapter 12, noong tinawag na ng Diyos ng harapan itong si Abraham doon sa Haran, no? Sumama itong si Lot kay Abraham. Ayan po si Lot, ano? Si Lot po, pagkatapos tinawag ng Diyos si Abraham, sumasama rin si Lot. Let me read in 12 verse 5. And Abraham took Sarah his wife, and Lot his brother's son. 1 and 2 and 3 and 4, makikita nyo doon na tinawag ng Diyos si Abraham. At pagkatapos makikita nyo at mababasa nyo yung tinawag ng Diyos si Abraham, eto hindi, itong si Lot, kasama pa rin ni Abraham. Ano ba? Bakit mo sinasabi yan, Pastor? Para makita nyo kung sino si Lot. Si Lot po, ayon dito, siya itong faithful servant ni Abraham. Siya rin po, isa rin po siya sa mandirigma ni Abraham noon, nung hindi pa sila nagkakahibalay na mag-angkel. Si Lot ay isang matuwid na tao, at siya yung pinagkakatiwalaan ni Abraham, sapagkat si Lot ay naniwala na ang Diyos ni Abraham ay siya yung gumawa ng langit at lupa. Kung paano sumampalataya itong si Abraham sa Diyos na gumawa ng langit at lupa, sumampalataya rin si Lot sa Diyos na ito. Kaya naging kamanggagawa ni Abraham ang kanyang pamangkin na si Lot, na kung paano gagamitin ng Diyos si Abraham to bless people, hindi humihiwalay si Lot para tulungan niya ang uncle na matupad ang promise ng Diyos sa kanya. Kaya si Lot po ay isa siyang matuwid na tao, ayon po sa Bible. Kamanggagawa ni Abraham sa katwiran ng Diyos. Yan po si Lot. Kaya nga po noong magkaroon na ng tagutom sa Kanaan, noong nag-decide itong si Abraham na pupunta sa Egypt, kasama pa rin si Lot. Hindi humihiwala yan. Kahit nakakaubusan na ng pagkain,
kasama niya ang kanyang amo na ang kanyang master na si Abraham. Pinapatunayan niya na sa hirap at ginhawa, kasama niya ang servant ng Diyos. At pinapatunayan niya sa mga pangyayaring ito, natapat din siyang lingkod ni Abraham, itong si Lot. Kaya noong pumasok sila doon sa Kanaan, kasama niya ang kanyang angkel. At nung lumabas ang kanyang angkel, lumabas din si Lot ulit. Na kahit mayaman ang bansang Egypt, hindi siya naiwan doon. Sumama ulit itong si Lot. Let me read. And saan ba tayo? Sa 13. Kasi dito sa May 12, pumasok si Abraham, verse 14. Chapter 12, verse 14, pumasok si Abraham doon sa Egypt. At pagkatapos na lumabas siya roon, mababasa natin sa chapter 13, and Abraham went up out of Egypt. Pinalabas siya ng Diyos doon sa Egypt. At alam niyo, nung lumabas itong si Abraham, lumabas din si Lot. And Abraham went out of Egypt, he and his wife, and all that he had, and Lot with him into the south. Kasi binabanggit natin, lagi pinapalabas natin, na si Lot ay faithful na servant ng Diyos sa pamamagitan ni Abraham. Verse 5, and Lot also which went with Abraham, and Lot also which went with Abraham had flocks and herds and tents. Makita nyo yung palagi ang kasama si Lot dito sa matuwid na tao na si Abraham. Matuwid itong si Lot. Ngayon po, may pagkakataon po na naghiwalay na itong mga dalawang ito na servant ng Diyos, yung matuwid na tao ito. Dahil hindi na nga sila kaya pang kargahin ng lugar ng kanilang kinaroroonan, ay nag-decide ang mga matutuwid na tao ito na magkahiwalay na lamang. Pinapili ni Abraham itong si Lot na kung saan siya pupunta. Napili ni Lot ang Sodom, sapagkat sa panahon na yan na ang Sodom ay isang napakayamang lugar para sa mga hayupan. Kaya nandun si Lot sa Sodom. Dinatnan siya ng angels doon. At ang pakay talaga ng angels doon ay unang-una ay iligtas si Lot, at pangalawa upang parusahan na ang siyudad ng Sodom. Ganun po yan ang istorya natin. Don't forget na si Lot po ay isang matuwid na tao. Pakinggan nyo muna, at gusto kong ipakita sa inyo yung ang Sodom, para mayroon naman tayong kaunting kaalaman ang Sodom po na gugunawin ng Diyos sa panahon ni Lot ay ganito po ang kanyang kalagayan. Jude, sa aklat po ng Jude, katabi po ng Revelation, verse 7, it says here, ito po ang kalagayan ng Sodom. Even as Sodom and Gomorrah, binanggit na yung Sodom, even as Sodom and Gomorrah and the cities about them, in like manner leading themselves over to fornication. Ito, ang siyudad na ito, Sodoma at Gomorrah, ay nabubuhay ito ng pangangalo niya ang mga tao dito. And going after strange flesh. You know the word strange flesh? Sila, ang strange flesh dito ay yung lalaki at lalaki nagsasama. Yung babae at babae nagsasama. Yan ang ibig sabihin ng strange flesh liban doon sa fornication. And itong mga lugar na ito at ang hatol ng Diyos na ito sa kanila ay halimbawa sa atin ngayon sa galit ng Diyos. Yan po yung siyudad na dalawa kasama, especially Sodom. Ganyan ang buhay ng Sodom. Tama, mga tao diyan. At ito naman pong itong si Lot, sinasabi po dito sa 2 Peter, idinagdag po dito ni Saint Peter kung sino si Lot, chapter 2. Bago ginunaw ng Diyos ang Sodom at itong si Lot,
siya yung pinapag-usapan nating tao sa Old Testament, chapter 19. Chapter 2, verse 6. And turning the cities of Sodom and Gomorrah, pinarusahan ng Diyos ang dalawang syudad na ito, Sodom and Gomorrah. Ginawa niya itong abo. Condemn them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly. Halimbawa ito sa galit ng Diyos sa mga taong nabubuhay sa kaliguan. And delivered just Lot. Itong si Lot, isang matuwid na tao, vexed with the filthy conversation of the wicked. Nalulumbay itong si Lot doon sa pamumuhay ng mga taong ito sa syudad na ito. And delivered just Lot, vexed with the filthy conversation of the wicked. For that, yung tao na yan, for that righteous man dwelling among them, seeing, hearing, vexed his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. Pinuin nyo yung kanyang buhay noon? Araw-araw, nalulungkot siya yung kanyang kaluluwang napakamatuwid. And the Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. Makikita po natin ito, brethren. Ang sinasabi po ni Peter dito, i-describe niya itong taong si Lot, isa siyang matuwid na tao. At ang kanyang buhay bago ginunaw ang Sodom ay araw at gabi nalulungkot siya. Dahil nakikita niya, naririnig niya ang mga karumalduman, kasamaan na ginagawa ng mga tao. At dito natin makikita ang sinasabi ni Peter kung paano ang Diyos ayaw niyang maisali ang matuwid doon sa hatol, doon sa hindi mga matuwid. Kaya niyang iligtas ang mga matuwid sa kalagitnaan ng mga hindi matuwid na tao. Know it that God know how to save a righteous man. Ganyan ang kanyang sinasabi. Now, gusto kong sabihin po dito, brethren, titignan nga natin kung paano naligtas itong taong ito, dahil klarado naman sa akin kung paano siya naligtas mula doon sa napakasamang syudad. Dahil ang layunin talaga ng Diyos, not only to condemn that evil or wicked cities, Sodom and Gomorrah, but also to save a righteous man like Lot. Pero titignan natin, let us consider how this righteous man Lot saved by the hands of two angels. Ganito yan. Ang magiging halimbawa natin kasi ito, sabi ni Peter, sa galit ng Diyos at sa kayong pagliligtas ng Diyos. Dito sa mayroong bahaging ito ng chapter 19 ng Genesis, may instruction dito ang Diyos. At lumalabas ito sa bibig ng dalawang angels. Let us consider these things para naman maging ano natin ito, maging gabay natin sa panahong ito. At huwag niyong kalilimutan, after na mabasa ko itong sinasabi ng angels, ibibigay ko na rin yung ating title, yung message natin. Chapter 9, verse 1. Dito sa verse 1, makita nating dumating yung angels doon sa Sodom. At gusto kong ipakita ulit yung isang bagay, nung dumating sila, gabi. No? Dahil nung mabisita ni Abraham yung tatlong angels, araw. Kaya nung ang mga angels, nang dumating sila doon sa Sodom, gabi na. Pagkatapos nito, ay eto na yung salita ng angels kay Lot para doon sa kanyang salvation. Saan ba ako kanina? Sa 12. Eto, pagkatapos binulag ng mga angels yung mga bakla doon sa Sodom, eto na yung instruction ng angels from God para yung sa salvation ni this righteous man Lot. Verse 12.
na maging ano natin ito, maging tungkod natin sa ating buhay ngayon at sa mga darating pa mga generations. And the man said unto Lot, itong dalawang lalaki, and the man said unto Lot, hast thou here any besides? Wala na bang ibang bagay dito? Yung sa inyo, son-in-law, meron ka? And may mga anak ka? Thy sons and thy daughters? And whatsoever thou hast in the city, ilabas mo dito sa syudad na ito, ilabas mo sila. Bakit? Sapagkat sisirain namin, for we will destroy this place. Sapagkat dumating na yung araw na kakatulan siya ng Diyos. Because the cry of them is waxen, great before the face of the Lord. And the Lord sent us to destroy it. Not to save it, this city, but to destroy this city. God sent me here. Or we are here to destroy the city. And Lot went out. Pagkatapos, sabi niya, may mga anak ka, meron kang mga son-in-law, kahit ano, ilabas mo doon. Lumabas siya at ang kanyang pinuntahan ang kanyang mga son-in-law. And then 14, and went out and speak to his sons-in-law which married his daughters. Sabi niya, get out. Bangon kayo kasi gabi eh. Get out of this place. Sapagkat sisirain ng Diyos yung syudad na ito. Pero, yung warning from the angels na sinasabi ng kanilang father-in-law, ang sabi nga nila ay nasisiraan na ng bait itong kanilang itong preacher na ito. Kaya tinawaran lamang ang kanilang father-in-law, and as one that mocked unto his son-in-law. And noong mag-umaumaga na, ganito na, 15, and when the morning rose, then the angels hastened Lot. Kaya nung mag-uumaga na, wala, hindi pa lumalabas yung ano, sabihin na nating 4 o'clock or 5 o'clock o 3 o'clock, 4 o'clock in the morning or mas maaga doon, kanina lang ano, pinakabilis itong si Lot, itong angels na ito. And when the morning rose, then the angels hastened Lot, saying, arise, kunin mo yung asawa mo, kunin mo yung dalawang anak mo na babae na narito, dahil lest thou be consumed in the iniquity of the city. Kailang lumabas ka, Lord, dahil baka makasali ka rito. Ano po yung instruction kay Lord kung bakit siya na-save? Eto eh, kahit righteous siya, kung hindi siya magmamadali. Magmadali ka para hindi ka makasali dito sa galit ng Diyos. Ang sinasabi ng angels, the angels said, the angels hastened Lord. Arise, kunin mo na asawa mo, kunin mo na yung mga anak mo, baka makasali ka rito. And pero noong sa verse 16, hindi rin siya masigla. Morning, hindi niya alam kung ano kanyang gagawin. And Lot lingered. And why he lingered? No, makita ng angels na itong si Lot ay hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Ano na, sa Ilocano, ginutadan ni pinersa na nila itong si Lot. Hawak ng angels si Lot, hawak ng angels yung kanyang asawa, at yung isang angels doon sa dalawang anak nilang babae. Kasi ano na eh, tuliro na rin si Lot. Kasi hindi niya na alam ang kanyang ginagawa. The instruction is, bilisan mo Lot, baka makasali ka dyan. Maganda yung instruction. Bilisan mo. Sabi niya dito sa may verse 17, and verse 17, 16 po muna tayo. And while he lingered, the man laid hold up his hand, and upon the hands of his wife, and upon the hands of the daughters. And the Lord being merciful unto him, and they brought him forth, and set him without the city. Dumating na sila, hindi natin alam kung nasa sentro sila ng syudad. Ano? E kung sa sentro ng syudad sila ninirahan, e malayo pa ang kanilang tatakbuhin para lumabas sa syudad. Tama? O, ganon. At dahil sa medyo mabagal itong si Lot, kasi matanda na rin, ang angel na, pinatakbo sila ng mabilis, hanggang sa makarating sila sa may labasan ng syudad ng Sodom. Verse 17, and it came to pass when they brought them forth abroad, that he saved
Nung nasa labas na sila, nasa labas na ah, ang sabi ng angels, escape for thy life. Nandito ulit yung kanyang instruction ng Diyos. By the mouth of the two angels, bilisan mo doon sa una. Ngayon, nung nasa labas na sila ng syudad, iligtas mo na ang sarili mo. Escape for thy life. Huwag kang lilingon. Huwag kang manatili sa plane na ito. Sa bundok ka na lang pupunta. Kasi baka makonsume ka rin ng apoy. Tatamaan ka rin ng apoy, kasama mo ang pamilya mo. Kaya ang gawin mo, iligtas mo ang sarili mo at huwag ka dito sa plane. Doon ka sa mountain, mas sigurado. Makita nyo ito, brethren. Papakita ko sa inyo na hindi mirakulo ang kaligtasan ni Lord. Napaka literal na instruction ng Diyos sa bibig ng mga angels. Yung magmadali siya. Yung may party siya sa kanyang buhay na sinasabi niya, escape! Ano ba yung escape? Tumakas. Tumakas, tama. Tumakas ka. Escape for thy life. Yun ang sinasabi niya. Doon sa mountain, baka makasali ka dito. Pero ang sinasabi, dahil sabi naman ang angel, mountain? Panginoon naman, hindi ko na kaya kung sa mountain pa. Kaya nag-request, siyempre matanda na, tapos tatakbo siya ng mabilis, kasi mag-uumaga na. Merong time ang Diyos para sunugin ang Sodoma at Gomorrah. Hindi ko na po kaya yan kung sa mountain pa. Nag-request siya, ito na lang, ito malapit ito. And then the Lord said, oh, not my Lord. Behold, thy servant hath found grace in thy sight. Maawa ka sa akin, hindi ko na kayang i-save. Should unto me saving my life, I cannot escape to the mountain. Baka maabutan din ako ng masamang bagay, mamatay din ako. Kaya ito, may syudad dyan na mas malapit. Oh, let me escape tither. At ang sabi ng angel, and he said unto them, sige, I have accepted concerning these things also. Bago ko i-overthrow, bago ko susunugin ito, sige, gawin mo yung sinasabi mo sa akin. 22, haste thee, escape tither. Sapagkat hindi ko kayang gawin yung gusto kong gawin, sabi ng angel, hanggat hindi ka nakakapunta doon sa lugar na safe ka. Kasi magmadali ka. Kaya nga, mayroon akong title dito na tumakas ka ng mabilis mula doon sa lugar na kakatulan ng Diyos. I-try ko nga kung mapagdugtong ko pa. Tumakas ka ng mabilis ha, mula doon sa lugar na kakatulan ng Diyos. Dito ang isang utos kay Lot na kahit matuwid siya, ay may party siya sa kaligtasan, sa kanyang sarili. Hindi mirakulo ang kailangan ng Diyos para maligtas si Lot mula doon sa galit ng Diyos sa siyudad na yan. Eh kahit ba uulan niya ng apoy at asopre, eh kung magmimirakulo ang Diyos na parang may payong si Lot na hindi siya maano, pwede lang, di ba? Hindi siya maano, kahit nandun siya sa syudad, pwedeng iligtas siya ng Diyos doon. Hindi siya masusunog doon, pero hindi ganun ang Diyos. Ang kaligtasan ng mga matutuwid ay hindi naman mirakulo na ipagpatuloy natin ang kaligtasan na minsan ay natanggap na natin. Hindi nga mirakulo yung pagkaligtas natin eh. Si Jesus, nahirapan, pinahirapan, sinuntok, pinahiya, dumanak ang kanyang dugo, inilibig, pagkatapos, nabuhay. Hindi naman mirakulo yun eh. Di ba? Hirap, napakaliteral na hirap ang ginawa ng Panginoon Jesus doon sa kaligtasan natin. O yung kaligtasan ngayon na natamo natin, pagkatapos na sinampalatayanan natin na si Jesus ang pinagmula ng kaligtasan natin, huwag ka nang maghanap pa ng kaligtasang mirakulo. May party tayo sa kaligtasan natin.
sa ngayon, brethren. May mga Kristiyano kasi puro mirakulo. Kaya tuloy ang buhay niya hindi maganda dahil wala namang nangyayari mirakulo sa kanyang buhay. Dahil ang kanyang sinasampalatayanan, ang Diyos, walang imposible sa kanya. Tama naman. Pero kung ang mirakulo ang hinihiling mo sa Diyos para iligtas ka ngayon, lalo sa pandemic na ito, hindi ka ililigtas yan ng Diyos. Instruction lang ang kinakailangan natin ditong simple. Distancing. Face mask. May shield ka. Oo, yun. Kung mirakulo pa naman, may Diyos naman na nagliligtas, hindi. Si ano nga, o si Lot, o. Hindi mirakulo ang pagkaligtas. Tayo gayon, ganun din. May part tayo sa ating salvation. Kaya, brethren, ito yung magandang bagay na sinasabi ng Diyos dito patungkol sa kaligtasan ni Lot. Yung dalian mo, yung may parte kang dalian mong lumisan doon sa lugar kung saan nandoon yung galit ng Diyos. Huwag kang lilingon. O di ba? Pwede lumingon ang kanyang asawa. Mirain mo namang mayaman itong si Lot. Sayang naman yung kanilang mga ari-arian na iniwan. Baka hindi naman itutuloy yun ng Diyos yung mga bahay natin doon. Yung mga material na bagay, ang sanhi ng paglingon natin sa daigdig na ito at nakapagpapabagal doon sa ating takbo na iligtas ang ating sarili. O diba, sabi niya rito sa may napaka lapit ng bersikulo, lumingon yung kanyang asawa. O di naging ano siya, anong naging asensya. Buti hindi siya naging bagoong. Lalong mas mahirap. 26. But his wife looked back from behind him and she became a pillar of salt. Yun ang nangyari. Kaya sa atin, paano mo ito i-organize sa ating ngayon, pastor, yung buhay ni Lot na ito? Alam nyo, brethren, ang sinasabi ni Peter, ang sinasabi ni Jude ay halimbawa ito sa buhay natin. Kailangan nating i-save ang ating sarili sa panahong ito. Doon sa kung saang lugar na ikinagagalit ng Diyos. Sabi nga ni Pablo sa chapter 8 verse 1, wala nang kondemnasyon pa sa taong lumalakad sa Espiritu. Pero may condemnation, may kakatulan doon sa mga Kristiyano, sa mga tao na lumalakad ayon sa laman. Layuan natin ito, brethren, yung gawa ng tao o gawa ng ating sarili na hindi naman nakilos ng banal na Espiritu, kundi kagustuhan na lamang natin at hindi nakagustuhan pa ng Diyos. Let me read in chapter 8 ng Romans. Layuan natin ang mga ito at bilis-bilisan natin. Baka abutan tayo. Kaya nga sabi ko, maganda yung message din natin kahit ayaw nyo. Sabi ko, gustong-gusto ko ito. In chapter 8, verse 1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, but walk not after the flesh, but after the Spirit. Kung titignan niyo mabuti rito, brethren, may kakatulan pa rin kahit si Jesus ay nasa buhay mo. Kung ikaw ay patuloy na lumalakad ayon sa laman, at nandyan yung hatol, kung mananatili ka sa lugar na yan, yung gusto mo ang gusto mo lang, dapat yung gusto mo ay ayaw mo din. At yung gusto ng Diyos na ayaw mo ay maging gusto mo. Dahil yun ang paglakad sa espiritual na bagay. Sabi ni Paul, walang kakatulan ang mga na kay Kristo na lumalakad sa Espiritu. Ngunit pagka lumalakad ka sa laman, ay may kakatulan. Sapagkat ang ayon sa laman, ang sinasabi ni Pablo, ito ang tinatawag na ang kaisipang panglaman. Chapter 8, verse 5. Sapagkat ang ayon sa laman ay ginagawa ng isip
dito sa laman. For they that are after the flesh do mind the things after the flesh. Verse 6, for the carnally minded is death. Paano hindi ka kakatulan? Eh yung isip mo ay makamundo. At kung makamundo ang isip mo, ay gagawin niya yung mga makalaman. Kaya kakatulan pa rin ng Diyos. Kaya ang mga Kristiyanong nandito sa makamundong bagay, yung mga makalamang bagay, gagawin niya yung mga isip na makalamang bagay. At kaya naman, ang magiging resulta nito ang sinasabi ni Paul, because the carnal mind is enmity against God. Laban niya sa Diyos, sa lakad ng laman. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Kaya ang magiging resulta nito, ang sabi ni Paul, so, pagka ikaw ay lumalakad sa laman, not in the spirit, so then they that are in the flesh cannot please God. Kaya, mula sa lugar na yan, kakatulan ka ng Diyos. Pero ayon doon, sa nabasa natin sa 19 ng Genesis, bilis-bilisan natin, layuan natin kung saan ang mga lugar na pwedeng hatulan tayo ng Diyos. Pagka tayo ay lumalakad ayon sa laman, hindi ayon sa gusto ng Holy Spirit. Because the will of the Holy Spirit is the will of God. And then, dapat tinayon ko, meron ako dadagdag. Alam natin na sinasabi nga ni Paul na distansyahan natin ang daigdig, ano? Huwag kang maki-conform sa daigdig. Doon sa, saan ba ito? Romans chapter 12. Huwag kang maki-sang-ayon sa daigdig. Dahil ang daigdig na iyong sinasang-ayunan, verse 2, and be not conformed to this world. Yun yung pamamanhik ni Paul. Huwag kang sumang-ayon. Dahil ang daigdig ang sinasabi ni John, second chapter ng John and the first John chapter 2, 15. Ang daigdig kasi, lilipas ito. At ang daigdig kasi, dito pinapagmulan yung yabang, ano? Yung gusto ng laman, tuturuan ka ng daigdig. Yung yabang mo, tuturuan ka niya. Sasakay ka ng sasakyan, gusto mo, tinitignan ka lahat ng tao. Pagka meron ka ng bahay, gusto mo ang pinapag-usapan yung bahay mo. Sabi ko, pagka may sasakyan ka ng maganda, gusto mo, lagi kang tinitignan. Kung meron kang damit, ang gusto mo, pinupuri ka. Yan yung naibibigay ng daigdig. Pero ang sinasabi ng banal na kasulatan, huwag mahalin ang daigdig dahil mapaparam ito. Kaya iiwasan natin, alam niyo kung bakit kakatulan kasi ito ng Diyos. Ayon kay John, kakatulan ang daigdig. Hindi pwedeng kasama tayo sa daigdig na kakatulan. Ayaw ng Diyos yan, ang sinasabi ni John. Love not the world, 15 chapter 2, neither the things that are in the world. Any man love the world, the love of God, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passes away. Hakatulan kasi ito. Katulan yan. Tapos, pagka hindi tayo umalis dyan, makakasama tayo sa daigdig na hakatulan. Kaya huwag mong sang-ayunan. Ang sang-ayunan mo ay ang Diyos. Saan ba ito? Dahil sinasabi ni, yes, thank you, kay Peter, 2 Peter chapter 3, gugunawin ang daigdig. Sa chapter 3 yan. At sinasabi ni John, ang buong daigdig ay nakahiga ito sa wickedness. Lieth in wickedness. Tapos, hihiga ka rin sa daigdig. Ang daigdig, naghihintay ito ng hatol dahil ang buong daigdig, nakahiga ito sa kasamaan. Pagka hindi tayo umalis dito sa daigdig na ito, yung ma-separate natin ang ating sarili bilang isang haing buhay at katanggap-tanggap sa Diyos, ilayo na atin siya. Tayo yung ilaw ng daigdig. Hindi ang daigdig ang ilaw natin. Hindi ang daigdig ang halimbawa natin. Kundi ang daigdig
pag-asa tayo ng daigdig. Hindi natin pag-asa ang daigdig. Love the Lord, not love the world. Sang-ayunan natin ang Diyos, hindi sa sang-ayunan ang daigdig. Bilis-bilisan lang po natin nalayuan itong daigdig na ito. Huwag tayong sumang-ayon kung ano na yung kanyang ginagawa. Huwag tayong magsugal. Huwag tayong magbisyo. Yung mga hindi ko mababanggit, huwag tayong mangloko ng ating kapwa-tao. Huwag mong makalin ang salapi. Ang mga ari-arian, huwag mong makalin. Dahil ang sinasabi ni Paul, wala tayong maidadala after death. Oh, kakit pa bibigyan ka one day, doon sa iyong kabaon na maraming pera, dahil magpapamasahi ka, sa paglalakbay mo, hindi ko alam kung saan ka maglalakbay, may pamasahe ka, baka magbabang ka o magtra-tricycle kaya may pamasahe ka, lalagyan ka nila ng sapatos para isusuot mo sa paglalakbay mo. Hindi, kukunin ka ng angel, lilipad ka. Either ito ay pataas kung saved ka o doon ay sa pababa. Katulad itong si Lot, hindi lumipad si Lot. Hindi ito binalibag ng mga angel, kundi tumakbo sila kasama ng angel para maligtas sa napaka-literal na pagliligtas ng Diyos. Sa isang simpleng instruction, huwag na rin siya mag-consume pa ng mga oras. Samantalahin na ang mga pagkakataon. O, yung mga instruction dapat, huwag mo nang lingunin pa. Huwag kang mabuhay sa mga nakaraan, brethren. Bilisan mo, katulad ni Paul, binibilisan ko ang aking takbo para mapuntahan ko, makamit ko yung finish line. Huwag kang babagal-bagal. Kung sa material ang bilis, bilis natin. Sa mga secular ang bilis, bilis natin. Sa spiritual, hinihila ka ng Diyos para lang maka... Ang gawin na lang po natin, brethren, magtatapos na po ako, ay hawakan po niyo mabuti yung righteousness ninyo, ano? Naligtas itong si Lot dahil matuwid siya sa harapan ng Diyos. Hinawakan niyang mabuti sa gabi at araw. Alam natin yan. Vic said his songs, his perfect song. Hindi niya hinayaang mabitawan niya ang kanyang katwiran na sinasampalatayanan niya sa Diyos ni Abraham na kanyang sinusundan. Na kahit sa gabi at araw ay nalulungkot siya, walang sino mang tao, kahit yung asawa niya, kahit ang kanyang mga son-in-law, hindi nabaluktot yung matuwid na buhay ni Lot. Hawakan lamang po natin mabuti yung katwiran na nakuha natin doon sa Diyos dahil doon sa kamatayan ng Panginoong Jesus. After we receive or after we heard the gospel of salvation, or after we heard that Jesus died for our sins and He rose again from the dead, the righteousness of God, the God in heaven, we receive that righteousness. Kaya hawakan natin mabuti ito. Baka ang mga sons-in-law or daughters-in-law, babaluktutin yung katwiran natin. Hindi nabaluktot ito ng mga manugang ni Lot. At baka babaluktutin niya ng inyong mga father-in-law or mothers-in-law. Huwag niyo kaya ang baluktutin ito ng inyong mga ano yung father-in-law? Yung mga katugangan ninyo. Huwag. Hawakan niyo itong mabuti. Kahit anong mangyari. Ako man ay nangangako sa Diyos na hakawakan ko ito. And at the same time, brethren, dahil hindi naman pwedeng ganun na lamang na makakaya natin sa mga bagay na ito, ay loobin ng Diyos, mga minamahal, na ang sinasabi nga ni Peter, dahil ang lahat ay matatapos, eh magpakabanal tayo mabuti. Yung hindi kulang. 2 Peter chapter 3 verse 10.
But the day of the Lord will come as a thief in the night. Darating ang Panginoon, walang nakakaalam. At ang langit, in that which the heaven shall pass away. Remember this. This is a prophecy. Not only in the mouth or from the mouth of this apostle. But in the Old Testament, there's a lot of passages of the scriptures in the Old Testament prophesying this. And this heaven shall pass away with a great noise. At lahat ng mga bagay dito sa daigdig ay matutunaw. And the elements shall melt with fervent heat, that the earth also, heavens and earth, and the works that are therein shall be burned up. Matutunaw lahat yan. Kung sino eh, ay sa tubig, ang daigdig, nakahula ito, susunugin ng Diyos hanggang sa mawala ang langit at lupa. Susunugin niya itong kinaroroonan natin. Yung langit at lupa na ipinagmamayabang ng mga tao, tignan natin one day. Susunugin ito ng Diyos. Kaya ang yabang ng mga tao, masusunog na rin. Seeing then that this thing shall be dissolved. Oh, yan. Tignan nyo yung mangyayaring ito, sabi ni Peter. Ano ngayon? What manner of persons ought you to be in all holy conversation and godliness? Kaya kung ganun ang kahinatnan ng langit at lupa, anong uring kabanalan dapat meron tayo? Hindi kapiranggot na kabanalan ang ibig sabihin ni Peter. Seeing then that all these things be dissolved, what manner of persons, anong klaseng tao meron tayo sa kabanalan? Yung uring pamumuhay at saka yung godliness. Looking for and hastening unto the coming of the day of God, na ang heaven's being shall be dissolved, the elements shall melt with fervent heat. Verse 14. 13, nevertheless, we according to His promise, look for new heavens and a new earth wherein dwelleth righteousness. Wherefore, beloved, seeing that you look, dahil hinihintay nyo yung langit at lupa na bago, be diligent that you may be found on Him in peace, without its spot, and blameless. Sana pagdating noon, at kahit wala pa yon, dapat wala tayong kapintasan. Tignan nyo yan, wala tayong kapintasan. Magpakabanal po tayo. Makakasama natin ang salita ng Diyos na ating naririnig. Maging seryoso nawa tayo dito sa ating naririnig. Kung may pagkakataon tayong magbasa, isagawa natin ang ating mga nababasa. Kung wala tayong nagagawa, isipin natin ang salita ng Diyos. Isipin natin ang Diyos. Bilisan mong tumakas sa lugar kung saan nandyan ang hatol ng Diyos. Layuan natin ang mga maruruming bagay. Bilis-bilisan lang po natin. Baka mawalan tayo ng pagkakataon. Ang sabi nga ni Lot, baka maabutan po ako eh. Nag-request siya. Doon na lang ako. Sa siyudad na yan. Ganun kaseryoso ito si Lot. Ayaw niyang maabutan doon sa galit ng Diyos. Ay sabi niya, pwede na lang ba ako doon? Hindi ko kaya doon kung sa mountain pa. Okay, sige. Ang gagawin natin, kung ano man yung hindi natin kaya, para bilisan, nalayuan, yung maaring lugar kung saan tayo hakatulan ng Diyos, mag-request kayo sa Diyos, Panginoon, mahina akong tao, hindi ako marunong na tao, tulungan mo ako sa aking mga kahinaan. Give me wisdom, and of course understanding, at saka yung strengthen at me, para tuluyan kong mailisan ang aking sarili na mas mabilis doon sa ayaw mo na kinaroroonan ko. Seryoso si Lot? Kung seryoso tayo katulad ni Lot, brethren, mamuhay tayo, mag-concentrate tayo doon sa takbo natin, nalisanin yung mga masasamang bagay. Huwag na natin panglingunin na kahit ito ay pakinabang para sa atin, huwag tayong mabuhay doon sa nakaraan, sa mga mistakes, sa mga kasalanan, o sa mga hinanakit sa ating puso, iwanan na yan. Magpakabilis tayo doon sa
safe na lugar na gusto ng Diyos. Pagpalain po kayo ng Diyos, brethren, nawa po ay nakapulot po tayo ng kahit kakaunting aral at makakatulong po nawa ito sa ating paglalakbay spiritual. Sige po, nagpapaalam po ang iyong lingkod, Pastor Fernando Solis Valerio. Let the Lord bless your heart and help you to do everything He wants us to do.